Hello, Bettina? Margaret, Lumalabas na ang tunay na kulay ni Isabel. Malaban na sa akin eh. Sabi ko na nga ba, manunuwag din yon. Malaki kaya yung sungay niya? Nagsisisi ako. Sana noon pa nakinig na ako sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa sila kasal. Paano kapag kasal na sila? At may kontrolado na niya yung ari-arian ni Eric. Manalig ka sa Diyos, Bettina. Siya ang gagawa ng paraan para maligtas ka at ang iyong anak sa mga salot na yon. Kausap mo na naman si Dido? Wala kang pakialam. Anong sinabi mo sa kanya? Na impyerno tong bahay na to. Impyerno? Mukha ba kaming demonyo ng mama mo? Saka kung impyerno ang bahay na to, bakit hindi mo maiwan? Dahil ikaw ang magmamana ng impyernong to, di ba? Dahil nasa impyernong to, lahat ng hinahangad mo. Oo. Oh. Maliban sa'yo. Bukas na ang kasal ni Isabel. Kaya sigurado ako, may binabalak na naman si Mama. Salamat, Raymond. Pero bakit mo ginagawa to? Dahil sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin si Isabel. Ang ganda naman ng cake natin. Bakit nandito ka pa? Hindi ko maiwasan na mag-alala. Di ba may pamahiin? Bawal makita ng groom ang bride bago ikasal. Hmm? Malas daw yun. Naniwala sa malas. Yung mga taong naniniwala sa malas ang minamalas. Swerte ako sa'yo. Sana ganun din yung nanay mo. Pupunta ba siya sa kasal natin? Well, ayaw. Pero sana naman ikaw dumating. Diba ang sabi ko sa'yo? Walang atrasan? Sure. Hoy! Ano ginagawa mo dito? Bakit? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Para protektahan si Isabel sa mga katulad mo. Ah, bakit? Kaya mo na ako ngayon? Ha? Tama na ako? Ha? Bumalik na sa seminaryo, magdasal ka na sa Diyos mo. Ha? Lampa ka naman eh! Kaya nauuna na kita sa Belon. Ha? Ano? Lampa. Ano? Eric! Anong ginagawa mo dito, ha? Ano naman inutos sa'yo ni Margaret? Isabel! Congrats, ha? Kakasal ka na pala bukas. Tol! Swerte mo. Ikaw makakauna kay Isabel. Ginagawa ko lang kung anong dapat kong gawin, Isabel. Nangako ako sa Diyos. Naprotektan kita sa kahit ano. Tinutupad ko na yung pangako ko. Salamat, Dido. Dadalhin lang namin to sa presinto.
Pabalikan ka namin agad. Mag-alala, di pa magigising yan. Bakit? Wala. Parang unti-unti na nababawas ang mga problema natin. Kung makulong si Anton, babawasan ang kakampi si Margaret. Siguro, regalo natin ang Diyos sa kasal natin. Sana lang umamin na si Anton para bumalik na yung pagtingin sa akin ng mama mo. Sir, ako ng bag niyo, sir. Ayusin ko lang kwarta niyo. Sige. Saan niyo ko dadalhin? Saan pa? Sa presinto, mabubulo ka dun. Hindi niyo na ako madadala dun. Sabay-sabay tayo mamamatay. Hingil ka na. Gusto mo patulugin ulit kita? Walang preno to. Walang preno yung sasakyan mo! Sabay-sabay tayo mamamatay! Eric, bakit? Wala nga tayo, Tremo. Sabay-sabay tayo mamamatay! Sabay-sabay tayo mamamatay! Sa aksidente. Hindi, okay na ako. Eric, ano kaya kung ipospone na lang muna natin ang kasal natin? Huwag natin ituloy. Nakaligtas tayo sa aksidente. Tuloy ang kasal. My God, Eric. Muntik ka nang mapatay.
Magpapakasal ka pa rin dun sa babae yun? Ma naman. Ilan naman pwedeng pumigil sa pagpapakasal ko, Isabel? Death. Don't you believe in signs? God is telling you not to get married with this woman. Makita mo na. Para ka na si Tita Margaret magsalita. Ano? That guy is not a sign from heaven. That guy is a sign from hell. For all you know, baka pinadala lang si Anton ni Tita Margaret para isipin natin ang mahal si Isabel. For your information, this Anton, matagal nang galit kay Isabel at sa buong pamilya niya. Kaya hindi na siya kailangang pangutusan ni Margaret para gumante. Papalikan ka nun. Madadami ka sa kamalasan, Isabel. I love you, Ma. Please come to my wedding. Dido! Father Noel. Anong ginagawa mo dito? Kakasalan po kasi ang kaibigan ko eh. Si Isabel at si Eric? Ako ang magkakasal sa kanila. Hindi makakarating si Brother Mike. Nagkasakit. Mabuti pa, iho. Tulungan mo na lang ako sa wedding ceremony. Nay, yung makeup niyo po. Isabel, anak. Hindi pa pwedeng pigilan na muna natin ang kasal niyo ni Eric. Kasi naiisip ko na baka sumunod si Anton sa simbahan. Naku! Mas malala kapag sa reception po siya sumugod. Baka makikain pa siya dun eh. Babayad kayo. Ayup ka. Sana nga sila naman ang magbayad. Lagi na lang ako. Ayan. Eh, bayad ka pa rin kahit palpa ka. Uy, anak mo, may kagagawa nito, ha? Kaya pumalpak yung plano mo. Sigurado ka bang wala kang inamin sa kanila? Huwag ka mag-alala dahil hindi kita nilaglag. Pero Margaret, hindi sila tanga para hindi isipin na magkakonsaba tayo. Kailangang magdahan-dahan muna tayong dalawa. Kailangan nating mag-ingat. Alam ko, anak, na nagmamahalan kayo sa isa't isa ni Eric. Pero nakahanda ka ba na isama siya sa gulo ng buhay natin? Kung nakapagsakripisyo ka man kay Dido, hindi mo rin ba magagawa magsakripisyo para kay Eric? Huwag kang mag-alala, bro. Narating din yan. Ma. May God bless you, anak. Thank you. Isasakripisyo ko na naman po ba ang pag-ibig ko? Tignan nyo. Ngayon lang ako nakatanaw ng ganyang kagandang bahagari, oh. Haba-haba, oh. Pwede pang makita ang bride. Dali. Bilisan mo na. Bala eh.